mahirap yung mag-aaral ka pa ng... Oo, kasi di ba minsan yung contest nila provided nila? Ayun sana yata, yung mga regular ang... Sa regular. Pero sa celebrity, kayo yung namimili ng kanta? Kami naman. Actually, may mga categories silang pinagay sa amin. Tapos nagpa-send sila ng 3 to 5 songs per category. Tapos from there, sa list namin, sila na namili. So kumbaga yung mga napili naman nila, mga choice din naman namin, tsaka alam na namin. So sa akin, kung ano naman yung napili nila, happy naman ako kasi memorize ko siya. Kasi yun ang problem ko, lyrics. Memory ka pa ako sa lyrics eh. Minsan parang pag nasa stage ko na, sabi talaga huwag ka magre-recall ng lyrics bago ka sumasa. At nag-agree ako doon kasi dumarating time na masyado ka ng nininervyos, nararattle ka na. Bago ka sumalang, nakakantahin ko siya, bigla, nakakalimutan ko na, hindi ko naman ito nire-record. Stage fright ka pa? Yes! Hanggang ngayon, antagal mo na. Kasi ngayon yung lyrics eh. Lyrics ako na... Kala may ibig. Tinitignan din yung judges yun, di ba? Ang tama yung lyrics. Nakikita nila yung song. May nakakatawang story nga, in-remind nila kami. Bawal ang lyrics ha. Memorize nila dapat yung songs na pipiliin ninyo. Kasi noong time na nag-tape sila, may isang contestant, may lyrics pala sa camera. Magkaganoon niya sa camera. Hindi ko. Magkaganoon ang kamay sa camera. Hindi naman din ang mababasa na yun. Yun naman, nakita daw. Pero ikaw, more than a decade ka na sa music industry. Ano yung pinaka most embarrassing moment na nangyari sa'yo during performance? Most embarrassing? Siguro yung, hindi naman embarrassing, pero... Nangyayari din siguro talaga. Hindi, kasi nagsa-start pa lang ako unang sana ko sa Philippine Idol. So, meron ako isang performance doon na kahit yung teacher ko sa voice, minessage din daw siya ni Celeste Legazpi. Sabi daw sa kanya, ano nangyari? Bakit ganon? Kasi yung OPM night, ay hindi OPM, rock or band night namin, ang song ko is, wag na wag mong sasabihin ni Kishi Natal. Yun daw yung performance ko na may flat ako. Part ng flat ako. Bakit daw flat? Pero nabanggit mo kanina, sabi mo, during Philippine Idol, may nag-nebulizer ka sa likod kasi inatake ka ng asthma? Or hindi asthma eh, pero nagkaroon ako ng laryngitis. Mm-hmm. Tapos nagkaroon din ako ng acid reflux at saka allergy. On the spot, during that night na... During the competition talaga, days before. Mm-hmm. Hindi naman siya gagaling overnight. Mm-hmm. Mahirap din kapag nakalagitan ang kanta mo, naubo ka, na-aching ka, yun yung pinaka-challenging sa lahat. Pero napipigilan ba yun? Pagka may chance akong makalunok, bago yung next line, okay, may chance ako, makagano. Bago yung next line. Nangyari na yun sa'yo? So far, hindi naman. Pero how about pag may sakit ka, or pag may sakit tapos may commitment ka pa rin, dire-diretso pa rin. Nang ipapaprescribe ako ng, kasi sabi ng doktor, mas mag-strain yung voice ko, hindi niya ako mag-attake ng steroids. Kaya, kinailangan ko talaga mag-take ng so kapag steroids. Pagka walang voice talaga, steroids talaga yung number one. Oo. Pwedeng matanong ko na rin, ano, since sobrang viral ngayon kasi, if you know the issue about Morissette Amon, di ba nag-walk out siya sa concert due to some personal reason about family problem or na-interview daw ng press. And ikaw ba, kung ikaw yung nasa kalagayan na ganun, anong magiging take mo? Ikaw ba mag-walk out ka rin or would you rather choose to go on stage and try to do some speech with the people? Kasi you have commitment. Paano ba yung dapat sa pagiging professional as artist? Ang nangyari naman kasi sa akin in the past, nagkakaroon ako ng personal problems or sakit na hindi maiiwasan at may commitment ako. Hanggat magagawan ko naman ang paraan para baka mag-show up ako, ginagawan ko naman siya ng paraan at nakakapag-show up naman ako sa mga commitments. Sa case naman siguro ni Morissette, hindi ko kasi alam kung ano yung pinagdadaanan niya ng time na yun, ano yung nararamdaman niya nung time at naisip niya nung time na yun, kaya may need talaga para hindi niya ipagpatuloy yung show. So, ang sa akin, hindi ko rin masabi na kung ang titignan natin ay kontrata side at yung commitment side, may mali. Kasi hindi talaga siya nag-tale. Bilang isang artist na may commitment. Pagka may artist ka na may commitment, talagang the show must responsibility go mo to show up at mag-perform. Pero kung may mga bagay na hindi maiiwasan at hindi talaga
kinakailangan mo umalis, kailangan mo rin mag-explain, mag-apologize. Personally. Personally. Ako sa tingin mo makaka-affect sa career ni Morissette, yung nangyari, walk-up? Siguro darating yung time na medyo mahihirapan muna siyang makakuha. Pero si Morissette naman, napakagaling na singer and performer. And nakita ko naman na nag-apologize din siya. At malaking factor yun na bilang tao, alam mo rin tanggapin ang pagkakamali. Parang naulit yata. Naulit ba? Hindi ko na alam. Ang huling update ko yun, vlog sorry con, siya. May vlog con daw sila ni Ben Adams. Ay, naku, hindi ko na alam yan. So wala ko alam dun sa nangyari na yan. Pero si Morissette naman, willing naman siyang tanggapin yung kanyang mga... Nag-apology naman. Mga pagkakamali niya, yung mga pagkukulang niya, yun naman siguro yung mahalaga sa isang tao. Kung willing kang ayusin yung mga pagkakamali mo, willing kang harapin, willing kang baguhin, kung makita rin naman na mga tao yung sincerity mo sa paghingi ng sorry, I guess bibigyan ka naman ng chance. Willing naman din ang fans at ang public na magbigay ng chance sa mga sincerely gusto mong magbago at nangangailangan ng second chance. Pag may nababalita akong ganyan, nag-feel mo ba na parang nakakainis naman to? Yung parang andyan na yung chance, sinasayang, sana ako na lang. Yung mga ganon. Sa akin kasi, bilang matagal ako natigil sa industry, sa pagkanta, ako talaga, as an artist, manghihinayang din ako. Pero kung meron siyang personal reason at meron siyang pinagdadaanan yung family na siya lang talaga ang makakaunawa sa sarili niya, parang sa akin, hindi ko naman siya inaalisan ng karapatan na gawin kung ano yung nararamdaman niya dapat sa ginagawa with her career and with her life. So parang sa akin, sayang. Kasi ako na lang, makipag-do-it. Parang kaya ko naman. Kung pwede lang ganun, sab-sab. Hindi ko kaya, Apple. Ikaw muna. Talaga kaya, sige, magdada-prayer kami. Ganun. Pero sa akin, kung para sa'yo yung opportunity, sa'yo yan. So, hindi sa akin yun. So, sige, darating din yung opportunity ko. Concert para sa akin, at yung show para sa akin. And I'm willing to wait. Hindi ka pa nakapag-solo concert ever? Ano pa? Pero isa yan sa mga pinaplano na. Talking about pala kay, maiba tayo, paanong kayo nagkaroon ng connection with me, as managed by Miguel Mendoza? Kasi namin ito napag-usapan na parang, kasi sayang yung opportunity, parang sayang yung chance na nasimula na. Si Miguel, meron siyang magagandang plans, may concrete plans siya for me. Dinamin ko, that's because of tawag ng tanghalan ba? Oo. Kaya kanya na-scout. Okay. And then? Pero, matagal lang kami friends si Miguel. Yep. Baga, 16 years old, classmates kami sa, kung saan kami nag-voice lesson na school ni Mr. C. Kaya, sabay din kami nag-audition sa Philippine Idol, sabay din kami ng Philippine Idol. After Philippine Idol, sabay din kami lumalabas sa magkikong programa, siya sa Pinoy Dream Academy, ako sa CEB. So, kumbaga talaga, magkadugtong na yung mga bikupa na. Kapag masakit siya, masakit niya. So, kumbaga, alam na namin yung gusto ng bawat isa. So, nung nagka-idea siya... Friends lang kayo. Friends lang. Kapatid na nga kami. Boyfriend ko. Boyfriend ko. Jowa. Si Don Don yun. Tapos nung nagkaroon naman siya ng album, meron siyang ginawang duet. Ako naman yung in-invite niya na maging ka-duet niya by the song. Sino yung nag-approach? Si Miguel ba? Or ikaw yung lumapit sa kanya? Actually, meron kaming middle woman. Kasi tatlo kaming parang barkata kami. Na matagal nang magkakasama. Yung
best friend ko, naging tatlo na kami, basta yung best friend ko lang na nasa Singapore kasi sabi niya, may idea ko. Bakit hindi na lang si Miguel lang mag-manage sa'yo? Parang pwede, kasi may time na nanood si Miguel sa second performance ko sa DMV. Tapos nagsistory kami, nagsistory kami, tapos nakikita ng best friend ko na parang pwede. Sabi ko, eh gusto ba niya? Tapos hanggang sa sinabi niya, oh okay na daw si Miguel na i-manage ka. Kasi siya naman kumakausap kay Miguel. Okay na daw si Miguel. Samantalang pwede naman kami umusap ni Miguel. Parang okay na daw si Miguel. Sabi niya, pero gusto niya manggaling sa'yo. Na gusto mo nga, gusto mo bang pabalage sa kanya? So, kinabukasan sa message ko lang, so, imabalance mo na ako. Sabi ko sa hindi ka ba natatakot or nagdobleng isip? Kasi, syempre, barkada kayo ni Miguel, best friend kayo almost for a decade. Tapos, imamanage kayo ngayon. Syempre, may mga artist kasi and manager na minsan nagkakaroon ng tampuhan or nagkakaaway because of some management problem. Hindi ka ba natakot na baka minsan dumating sa ganyan or masira lang yung pagkakaibigan? Hindi talaga ako natatakot. Kasi confident ako sa friendship natin. Hindi na yung friendship namin as hindi na lang friendship eh. Parang we're like family na talaga. Para ko na siyang kapatid. Para ko na siyang bunsong kapatid. Si Miguel. Ganong levels na. So parang sa amin, kung magkakaroon man kami ng problem, madali namin pag-usapan. Kaya-kaya namin pag-usapan. Kaya-kaya namin ayusin. Kaya-kaya na pag-compromise. So, yun naman ako confident pagdating sa amin. Na, alam ko sa kanya kasi, hindi issue ang money. Mm-hmm. Yes, sa sobrang yaman niya. Na joke! Sarap lang. Pero joke lang yun. Pero hindi issue sa kanya yung money. Ang gusto niya sa akin talaga is, tulungan ako with my career. Na magtutulungan kami pareho. Kasi hindi pa rin naman nawawala yung pagiging singer ni Miguel. Singer pa rin siya, songwriter pa rin siya. So, naibigyan mo siya, naibigyan ka niya. Yes, yun ang maganda. Alam niya yung needs ng singer. Alam niya yung dapat na ginagawa ng isang artist. And alam ko, willing siya gumawa ng way para matulungan namin ang isa't isa. Kumbaga, ano na rin yun eh, konektado niya. Kung matutulungan niya ako, matutulungan niya rin yung career niya. Kasi parehas kami. Gusto namin parehas na. Isa yung passion. Oo. Last question, Apple. Ano pa yung mga aabangan namin sa inyo for the next coming days or week? May mga plano ba kayong balak? Ba kayong maglabas ng single or new single or collaboration with other artists? Actually yun, talagang yun ang plano namin eh. Kasi bilang si Miguel ay songwriter. Mm-hmm. Nga yung nagpasikat ng kantang isip. Yes. Daming na-touch doon kasi ano yun eh, life story niya yun eh. Mm-hmm. Diba? Kumbaga hindi siya isang kanta na ginawa out of imagination. Kanta siya galing sa buhay ni Miguel at sa puso ni Miguel. At yun din yung gusto namin magawa in the future. Magawa kami ng isang song na tatatak din na ako ang singer at siya din ang nagsulat. Na magpukwento din kami ng mga stories na pwede namin i-share. Ako kasi hindi ako marunong magsulat talaga eh. So, pwede rin na magkwento ako sa kanya, baka pwede rin gawin ka, di ba? Kasi kahit nursery rin, hindi ko kaya. Tingnan yung mga bata, parang, I wrote this when I was 40, parang 14 years old, tingnan na yung lahat ng fun. Ako talaga wala akong magawa. Hirap ako. Normal. Ano, kikay. Kikay siya. Ba't hindi ka nag-try mag-acting? Theater naman ako. Oo, nag-theater. Hindi lang ako nag-garoon. Teleserye, ganyan. Diba? Ano siya? Anthony Kim.